Ready natin pandawin yung screen natin dito sa tabing ilog, mga kamadla. Tingnan natin kung may ulit. Medyo low tide ngayon, no? Mababa ang tubig dito sa likod bahay. Pagbilis yung kalsada natin, ha? Oh no, nabagsak na dahon ng buko yung kuha natin, screen. Hindi ito mag-ilid, parang walang huli. Tahimik na tahimik. Yeah. Yun, no? Nagbuli naman kahit pa paano. Yan mga kamadla, oh. Nadagdagan naman yung huli. Yan ang huli ngayon. 2, 4, 6, 6. 6 na piraso ang huli mga kamadla. Ayan. Ang itsura nila. Matataba sila. Ang matataba, oh. Pero di pa sila ganong kalalaki. Yung mga bilog ng katawan, oh. Nakakadalawang sakong floating feeds na nila. Tapos almost magto 2 months na. Parang mahina ang kanilang paglaki. May nagsabi sa atin kasi nung binili natin to, mga huli lang sa screen. Pag ganun daw kasi mga klase, hindi kayo sigurado kung ano silang klaseng binhi. Ano yung kuha nila, bloodline, parang kalapate. Kaya mas nakakasigurado akong bibilin mo yung mga similya, yung maliliit pa. Tapos siguradong galing sa mga nagpapalaisdaan, mga hatchery. Nakakasigurado akong maganda yung klase ng binhi na mabibili natin, yung mga mabibilis lumaki. Nung nabili natin kasi ito, nahuli lang nga sa screen na tulad sinabi ko nung baha. Nag-try lang naman tayo, tumesting tayo dahil ngayon lang tayo nag-alaga ng tilapia sa fish pond. Kahit pa paano naman, okay naman, napataba naman natin. Kinuha natin yan kasi mga maliliit eh. Pero ngayon matatabaan. Oh. Pero pag gumagataw sila dito, sabi dito, malalaki yung gumagataw. Kaya malamang ang pumasok na to yung maliliit kasi hindi naman sila pare-parehas nung pinawala natin eh. Halos 3 bats yan nung pinawala natin. Hindi natin makita o hindi natin masigurado kung lahat yan yung kalalaki. Pero mas akakasigurado ko, may mas malalaki dyan. Pero kahit pa paano, maganda na rin yung balita to. Dahil mga makon sila, matataba. Kahit di pa ganong malalaki, pero matataba. Kaya siguro, talagang ito, pang-ani to. December o January, yan. Sana lang, hindi kumati yung tubig dahil nga malayo tayo sa patubig. Kung mag-uulan pa, lalaki pa uli ang tubig, okay pa, dire-diretso. Kaya lang tayo nag-testing, try nga natin kung gano'n na sila kalalaki at kung napapataba naman natin sila sa pinapakain natin pigs. Yan ang update mga kamadla. Kahit pa paano, nakita na natin na maayos yung mga tilapia natin. Okay naman, magsitaba naman kahit mga punggok pa. Pero at least matataba na. Yan, no? Bilog na yung katawan nila. Tomorrow. Good morning mga kamadla. Mag-try ulit tayo mag-testing ng tilapia natin kung gano'n nakalalaki. Isang araw, tinesting natin dito sa kabila, sa lugar na to dito. Ngayon, try naman natin i-testing dito sa kabila na yan. Yan sa pan na yan, gano'n sa kabila. Ano mga kamadla, oh, yung buong tanim natin bayabas, naihinugan na. Oh. Mayroon ng bunga. Ayan, oh. Malapit na siya ngayon. Okay, pwede na siyang pitasin, maniba lang. Ayan. Tapos may mga bunga pa siya dyan. Ayan. Ang late pa lang ng puno ng bayabas natin na to. Halos patas pa ako. Pero kahit pa paano, namumunga na. So, yung mga kasama niya, ang bayabas dyan, no? Ang ganda na. Tayo mga saging. Soon. Marami na tayo ma-harvest. Ayun pa, oh. Sa lukuyang namumulaklak na tungkol natin, no? Ayan, ang daming mga buko ng bulaklak.
mga kamadla. Nagbubunga na yung mga pinagpaguran natin, mga pagtatanim natin dito sa mini farm natin. Ayos na. Meron na tayong gulay. Ngayon yung mga prutas naman, bayabas, saging. Ito na mga kamadla, tapos na tayong mamitas. Nakakuha tayo ng dalawang pipino sa talong. Tapos na rin tayong magpakain sa ating mga tilapia. Uwi na tayo mga kamadla. Makahanda na rin yung plot natin. Soon, tagyan natin ng pecha yan. So, pang-December natin ito. Ayan, naganda ng mga upo natin. Ayan, mga kamadla, ng Cavite, yung mga patola, kahit payat, ang dadami pa rin. The next day. So, magandang umaga mga kamadla. Bago tayo lumutong sa bukid, ayusin muna natin yung electrical. Ito nga pala yung ginagawa natin ngayon. Nakikita nyo ngayon. Ang daming kalat. Harap pa yung mga kuryente. May gumagawa kasi carpintero yan. Nilalagyan nila ng flooring. Sinasabayan naman natin mga kamadla. Ito yung mga binili natin mga gamit. Gamit sa electrical. Hindi na tayo uupa. Tayo na lang ang gagawa. Marunong naman tayo. Alam naman natin ito. Dati natin trabaho ito. Ayan ang mga gamit natin mga kamadla. Ito yung mga kakabit natin sa taas. Ay kukunin lang ako kung saan naman pabili dito para magamit yung sigaw. Ayos mga kamadla, tara samahan nyo ko sa taas. Makita nyo yung ginagawa ko. Masaya dyan. Masaya dyan. Ikaw makikita. Ito na mga kamadla yung mga ginagawa natin. Mga electrical. Ayan. Mga outlet. Outlet yan para sa dito sa ikakabit na TV. Tayo sa dito para sa aircon. Ayan ang mga junction box niya. Ito kasi parang opisina to. Abangan ng mga kalapate. Ayan ang switch para sa ilaw. Ayan ang mga outlet. Pag wala tayo sa bukid mga kamadla, dito tayo. Ako na yung nag-electrical para mabilis. Sinasabayan ko yung paggawa ng kisame. Yan o. Para bago na maisara yung mga wall, nakakabit na, nakabang na lahat ng kuryente ko. Yan, isang magandang umaga mga kamadla. 6 AM pala, nag-uumpisa na tayo. Ayan o. Pasikat pala yung araw. Mga sa ilog may mga nangisda na. Samahan nyo ako. Ayusin ko pa to mga kamadla.